Magandang araw mga boss, welcome po ulit kayo sa aking munting channel. Sa video ito ay papakita ko sa inyo kung paano ko po ayusin tong nasira ko pong drill. Dati ito nag on and off lang po siya, minsan gumagana, minsan hindi. Ngayon totally dead set na po siya. At isishare ko lang po sa inyo kung paano natin i-troubleshoot po ito. At tara na boss, umpisa natin. Bubuksan na po natin para makita po yung loob niya. At ito na po, na buksan na po natin. At kung makikita nyo naman ay hindi ba naman sunog yung windings niya. Pero ang unang step na gagawin natin ay i-check natin yung cable wire niya kung putol ba siya or hindi. Bale, itong brown at saka blue po yung main line. Yan po ang ating titesterin. At okay naman po yung isang linya at saka rin yung isa. At ibig sabihin mga boss ay wala siyang putol. Ibig sabihin okay siya. Ngayon, pangalawang i-check natin ay itong switch. At pihitin lang muna natin tapos ilock para hindi po tayo mahirapan sa pag-testing. At ayan. Ah, okay naman po siya mga boss, may continuity naman po siya. Check natin ulit kung may continuity siya kung naka-off. Ah, ibig sabihin wala na po siya mga boss, okay po siya. Tapos ang susunod ay yaman din lang na binuksan natin. I-check na rin natin tong capacitor. May deflection po siya at bumalik naman po siya. Ibig sabihin, okay rin po yung capacitor. Ngayon, at okay naman lahat ng cable wire niya at saka yung switch. Dito na po tayo sa windings. At titestirin natin yung unang winding. Ayan siya mga boss, meron. Yung pangalawa naman, mayroon din po siya mga boss. Kaya lang minsan, yeah, ito. Parang naglolos po siya kasi pag tinchenek po yung pag tinister po yung brush niya, wala na po siya. Ngayon na tatanggalin natin para makita po kung saan po yung naglo-lose contact siya. Siya nga pala mga boss, itong tinanggal ko ay switch po ito ng reverse at saka forward. Pag nagka-problema po yung reverse forward, ito po yung salarin. Pero sa kasong itong ngayon mga boss ay nag-lose contact po itong yung pinaka-socket niya. Ito po. Kaya buksan natin kung saan ba siya nag-lose. Ah, yun. Yun pala. Tingnan nyo mga boss, may carbon po siya na namuong carbon. Ibig sabihin, nag-lose siya. Kaya nga nagka-carbon siya kasi nag-spark po siya. Kaya malamang ito na po yung pinaka problema niya. Ngayon, ang gagawin natin ay lilinisin po natin yan. Tapos itong yung pinakasakit niya ay yan, i-cream po natin para bumalik yung sikip niya. Kasi lumuwang na kasi yan eh. Yan, check natin ulit para sigurado. At wala naman pong problema. May continuity naman po lahat. Isprayan lang po natin ng WD-40 para malinis po yung namuong carbon. Tsaka natin na trapuhan. Ngayon, ibabalik, i-crimp natin yun para sumikip ulit.
Saka lihan na rin para malinis na siya talaga. Itong design na itong mga boss ay medyo komplikado siya kaya ikumpara mo doon sa ibang brand. Kasi yung switch ng reverse sa ibang brand na electric drill ay doon lang nakatap doon sa pinaka main switch niya, yung which is yung trigger switch, doon lang siya nakatap. Pero ito kasi ang purpose nito yung itong switch na to ay i-reverse niya po yung connection ng brass, kaya nagre-reverse din po yung rotation ng ating drill. Pag ganito kasi na design mga boss ay may posibilidad talaga na luluwag siya, kasi nga sa katagalan po na nating ginagamit ay hindi naman po siya fix yung hindi naman po fix yung pagka connection niya, kasi nga bali parang switch na rin siya. Ngayon okay na po lahat yung kuan niya, may continuity na po lahat. At saka ngayon ibabalik na lang po natin lahat yung mga gear niya para ma-testing na po natin kung okay na ba siya. Itong AJ nga pala mga boss ay ang original po nito ay Germany, pero itong drill na ito ay made in Czech Republic, kasi nabili ko po kasi ito nung nasa Saudi ba ako eh. At sa lagi po kasing ginagamit to, kaya ito nasira na rin siya. Ngayon i-double check po natin kung okay na ba siya, kung may continuity siya, kung pipihitin ba natin yung switch. Ayun, okay na po siya mga boss. Pag pinindot po natin tapos wala siyang continuity, ibig sabihin open pa rin siya. Pero sa kasong ito ngayon ay may continuity na po siya ngayon. Kaya sigurado okay na to. Babalik lang po natin lahat ng screw para matesting na natin. Ayan na mga boss, na kabit na po natin lahat ng screw at kukuha na po tayo ng extension wire para ma-testing na po natin. Ayun mga boss, sumandar na po siya at okay na po siya. At sana mga boss may natutunan kayo sa video nito. At kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pinutin na rin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos. Salamat. Hanggang sa muli.